Narito ang malaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon! May good news po sa lahat ng motorista dahil posibleng magkaroon ng pagbaba o rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga oil company bukas araw ng Martes, March 12. Patay sa inisyal na pagtayaan ng mga kumpanya ng langis, maaaring bumaba ng 10 hanggang 30 centimos kada litro ang presyo ng diesel. Habang may inaasahan naman na rollback na 40 hanggang 60 centimos sa kada litro ng gasolina. Posible namang matapisan ang per liter ng kerosene ng 10 to 30 centavos. Nauna nang sinabi ng Department of Energy o DOE na bunsod ng pabago-bagong demand ng langis sa China at Estados Unidos ang panibagong rollback, iaanunsyo naman bukas ang final oil price adjustment na ipatutupad ng oil companies. Hataw Balita Ngayon! Nakatakdang bumiyahe ngayong araw ng Lunes, March 11, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bisitahin ang dalawang bansa sa Europa, partikular na ang Germany at Czech Republic. Isasagawa ni PBBM ang kanyang working visit sa Germany simula March 11 hanggang March 13, habang ang state of visit nito naman sa Czech Republic ay magsisimula sa March 14 at magtatapos hanggang March 15. Ayon sa Palasyo, makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga counterpart kasama ang mga kilalang German at Czech business firms na nauugnay sa renewable energy, manufacturing, healthcare, innovation at mga katulad nito. Hataw Balita Ngayon! Idaraos ngayong araw, March 11, ng Philippine Army ang pinakamalaking Combined Arm Training Exercise o CATEX. Pokitihan ng Philippine Army kaalinsabay ng pagdiriwang nito ng 127th anibersaryo. Layunin nito na masupat ang kahandaan at sanayin ng Philippine Army sa mga malalaking banta sa seguridad at ang pagdepensa sa external threat na kinakaharap ng ating bansa. Aabot sa 5,000 mga sundalo o army personnel na mula sa Visayas at Mindanao ang inaasang lalahok sa pinakamalaking combined arm training exercise na kauna-unahan sa Pilipinas. Hataw Balita Ngayon! Nakauwi na ng ligtas sa Pilipinas nitong Sabado, March 9, ang nasa 132 na distressed overseas Filipino worker na nag-repatriate mula Middle East. Inasistihan naman ng OFWs ng Department of Migrant Workers o DMW ang ilang Filipino resource workers kabilang ang Bahay Kalinga sa Kuwait bilang bahagi ng Overseas Workers Welfare Administration Migrant Workers Office sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy sa Kuwait. Binigyan naman ng mga OFW sa NAIA ng pagkain, hotel accommodation, financial assistance at transportation pabalik sa kanilang mga probinsya. Hataw Balita Ngayon! Nananawagan kahapon si Senator Risa Hontiveros kay Religious Group Leader Apollo Quiboloy na harapin ang mga aligasyon ng sapilitang pagkuha ng sahod ng Overseas Filipino Workers o OFWs bilang donasyon sa kanya at sa kanyang grupo. Ayon kay Senator Hontiveros, ang mga biktima umano ng religious leader ay pinilit at hinaras para magbigay ng 90% mula sa kanilang sahod para ibigay kay Quiboloy at sa kanyang kingdom. Bilang tugon, itinanggi naman ni Attorney Ferdinand Topacio ang aligasyon laban sa kanyang kliyenteng si Quiboloy at sinabing walang obligasyon ang religious leader na sagutin ang hamon ni Senator Hontiveros. Hataw Balita Ngayon! Nakatakdang pararangalan ng Dato Bago Award 2024 si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Miyerkules, March 13. Bilang pinaka-prestiyosong parangal ay gagawad ng lokal na pamahalaan ng Davao. Ipagkakaloob kay Duterte ang Dato Bago Award dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa paglago at pagunlad ng Davao City. Ilan sa mga sinasabing legasiya ng dating Pangulo sa Davao ang pagpapatupad nito ng anti-smoking law, development na infrastructure, social welfare, economic expansion at ang pagpapanatili ng peace and order sa lungsod. Hataw Balita Ngayon! Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB
na umabot na sa 80% ang mga nagpa-consolidate na public utility jeepney sa buong bansa para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon kay LTFRB Chairperson Chopilo Guadis III, tumaas ang bilang na ito dahil sa determinasyon ng pamahalaan na itaguyod ang nasabing programa. Dagdag pa ng opisyal, naging mahalaga ang naging papel ng awareness ng PUJ drivers ukol sa nais isulong ng pamahalaan kung saan nakatulong ito sa pagtaas ng bilang ng mga nagpa-consolidate. Hataw, balita, ngayon! Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 20 karagdagang mga gamot na exempted sa Value Added Tax o VAT. Partikular na rito ang mga gamot na para sa cancer, hypertension at mental illness. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., ang mga nabanggit na gamot ay kasama sa VAT-exempt drugs and medicines batay sa Section 109AA ng National Internal Revenue Code of 1997 na binago ng Train Law at Create Act. Inihayag ng BIR na asahan ang patuloy na pagtulong ng ahensya para maibsan ang gastos ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap para sa kanilang mga kinakailangang gamot. Hataw, balita, ngayon! Good news naman, nasungkit na Filipino Olympian na si Carlos Yulo ang bronze medal sa floor exercise finals ng 2024 FIG Apparatus World Cup na ginanap sa Baku, Azerbaijan nitong Sabado, March 9. Nakamit na ang Paris Olympics-bound Pinoy athlete ang 3rd pwesto na may score na 14.366 points. Nakuha naman atleta mula sa Belarus ang gold, habang taga-Japan naman ang nakasungkit ng silver. Nanatiling pasok naman si Yulo sa gaganaping Paris Olympics sa bansang France ngayong taon. Hataw, balita, ngayon! And good morning, Noel at Klein. At isa sa pinakamalaking balita natin ngayong umaga, yung isasagawa ngayong araw na pinakamalaking combined exercise ng Philippine Army. Nasa 5,000 na sundalo mula sa Visayas at Mindanao ang sasabak sa pinakamalaking combined arm training exercise o yung CATEX o Katihan ng Philippine Army ngayong March 11. Ano bang masasabi nyo rito, Noel at Klein? Oh, good morning diyan amigo at sa inyo diyan ano Klein at magandang isang activity din na ginagawa ng sandatang lalakas din natin at nagkakaroon sila ng combined training at lalo na syempre hindi lang kasi doon sa mga panahon ng kaguluhan o giyera no kundi sa mga disaster response din ay nagkakaroon din ng malaking tulong ang ating sandatang lakas sa pagtugon doon sa pangangailangan sa mga ganung pagkakataon amigo. Oh, magandang araw, Noel at amigo. No? Ito'y magandang balita dahil ito rin ay hindi na nagpapabuti sa kalagayan ng ating bansa, kundi nagpapataas din ito ng moral ng ating sandatahan lakas, which is for the benefit din ng ating army. Oo, tama yan. At kasi naging balita nitong nakaraan na Noel at Klein, ang China nga, naghahanda rin eh. Lalo na dito sa karagatan na pinagtatalo ng bahagi ng West Philippine Sea. Nakita naman natin yung ating mga gamit. Tayo kasi kulang na kulang ng mga gamit, especially dyan sa mga karagatan natin. Nang kulang tayo ng mga barko at ng maraming kagamitan pa. At malaking tulong nga itong combined exercise na ito ng Philippine Army kung saan yung Visayas at Mindanao magsasama para nga dito sa pagsasanay na ito. At ang isa pa nga, sana ready rin tayo doon sa mga gamit na kailangan kasi may mga nakikita tayong gamit lalo na sa mga sa nangyayaring digmaan nga dito sa pagitan ng Ukraine at Russia. Talagang mga makabagong kagamitan yung nakikita natin dito, Noel at Klein. Oo, at isa rin ang Canada dyan, amigo, sa mga nagsusupply ng mga gamit. Bukod dun sa alam natin, ang isa ang Amerika talaga sa mga major na tumutulong din dyan sa pagsusupply ng mga gamit. Sa dyan din, kahit nakita natin at nakuha din nating impormasyon dyan sa pagsusupply nila dyan sa Ukraine at sa mga nangyayari ngayong gera dyan sa ngayon. Pero sana nga ay amigo kasi nung mga nakaraan din ay maging ang Canada nagkaroon din sila ng pag
dodonate din ano o ng mga gamit sa Pilipinas na magagamit din ano diyan sa mga nangyayari din diyan sa ating bansa. Oh, Noel at amigo, magandang balita din ito dahil naipag-collaborate din ang ating bansa sa ibang mga bansa, which is also for the benefit at nakakabuti din para sa ating bansa na nakakatulong sila. Mm-hmm. Pero sa atin, di ba, lagi naman sinasabi ng ating gobyerno, gusto natin diplomasya, ayaw naman nating makipag-aaway, lalo na wala naman pa tayong ganung kapasidad. Pero good thing nga dito sa combined exercise na ito, kagaya na nabanggit mo, Noel, marami tayong kailangan paghandaan maging sa disaster na taon-taon ay nararanasan ng ating bansa. Itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Quiboloy sa pamamagitan ng post sa X account nitong Biyernes, March 9. Inanunsyo ng Sunshine Media Network International o SMNI ang pagkakatalaga sa dating Pangulo. Kahit walang ibang detalye na ibinigay, kilalang malapit na kaibigan ni Quiboloy na siya ring spiritual advisor ni Duterte. Hindi naman na ito ikinagulat ng isang dating presidential advisor for political affairs na si Ronald Llamas. Ayon sa kanya, ang dating pangulo na ang bahala sa kanyang mga ari-arian kung sakaling magkaroon man ng malaking problema si Quiboloy. Dati kasi sinabi lang ni Digong, no? Si Digong mismo nagsabi siya. Mm. Alam mo na si Quiboloy, pag may bibilin siyang isang bagay, dinodoble niya para yung kalahati ibibigay sa akin. So ibig sabihin, yung kanilang bituka nakatali sa isa't isa, lalo na sa usapin ng kayamanan, no? Kaya hindi nakakagulat na siya yung huling administrator. Pwede lang kakagulat nila para may chilling effect sa mga mag-aambisyon na makiagaw doon sa kanyang kayamanan, no? Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaki mula sa Taguig City na humingi ng tulong dahil sa pananakit ng kanyang tainga. Samantala, dalawang magkahiwalay na aksidente naman sa La Union at Pangasinan ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Si Leslie Huidem, humahataw! Hataw, balita, ngayon! Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team mula sa isang lalaki na iniinda ang pananakit ng kanyang tenga matapos itong pasukan ng insekto habang siya'y natutulog bandang alauna imedya ng madaling araw nitong Linggo. Kinilala ito na si Roberto Bonagua, 30 anyos na taga Ibayo, Tipas, Taguig City. Ayon kay Roberto, nagising siya ng maramdamang may gumagalaw sa kanyang tenga. Yung sakit na nararamdaman mo, Brad. Wag mo din. Yung tenga yung pinakamasakit. Kung i-rate mo, ilan? Mga 7 po. 7. Matapos ma-assess ng team ang inireklamo nitong pananakit ng tenga, kinuhanan na rin ito ng vital signs at agad naman siyang dinala sa Rizal Medical Center. Malapit na tayo sa ospital. Sabi niya, pinusukan daw ng insekto ang kanyang tenga. Nang makita po namin siya, hawak niya ang kanyang kaliwang tenga at iniinda ang pananakit nito. Inassess po namin siya at kinuhanan ng vital sign at yung pasyente po natin ay hindi na lang po nangyayitin sa sakit. Maganda po na marami, alam po kasi gaya po nito ay hindi natin inaasahan na nangyari. At least yung parang knowledge po na ganun, nakapag first aid po kami, hindi na po lumalalaki. Bukod niya or sugat niya po nito. Kaya yun. Nilalapatan na ng first aid ng isang guro ang kanyang estudyante nang maabutan ng UNTV News and Rescue sa kahabaan ng National Highway, Barangay Salumage, Bungalon, Pangasinan, bandang alas 4:40 ng hapon noong March 8. Nagtamo ang estudyante ng bukol sa noo at bugbog na braso na kinilalang si Rochelle Ann Rosete. Iniinda naman ni Mark Angelo Soriano ang pananakit ng kanyang balikat na kaagad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue. Ang mga sugat ay dahil sa impact na dala ng pagbangga ng sinasakyan nilang tricycle sa isang baka. Ayon sa kanila,
mas minabuti niyang ibangga sa baka ang tricycle kaysa mahagip ng van na kanilang kasalubong. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Ligtas na mula sa avian influenza ang lalawigan ng Isabela matapos na ideklara ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry Region 2. Batay sa datos na inilabas ng ahensya noong December 2023 matapos ang dalawang taon simula na idineklara ang outbreak noong 2022 sa lalawigan ng Isabela, partikular sa Cagayan City, Alicia at Gamu, ay wala nang naitalang kaso. Sa mga isinagawang surveillance activities sa 1 to 7 kilometer radius sa palibot ng mga apektadong poultry farm at backyard farms, negatibo na ang mga ito sa nasabing sakit. Patuloy ang koordinasyon at pag-abiso ng DA Region 2 sa mga farm group sa rehiyon upang maiwasan ang sakit. Nakikiusap din ang pamunuan sa publiko na ipaalam kaagad sa pinakamalapit na estasyon ng DA o Municipal Agriculture Office kung may nakapansin sa kanilang mga alaga para mabilis na maaksyonan at mapigilan ang pagkalat nito na maaaring makaapekto hindi lang sa hayop kundi sa kalusugan at kabuhayan ng mga mamamayan. Hataw Balita Ngayon! Isang buwan na ang nakalilipas mula nang mangyari ang kalagim-lagim na Masara landslide sa Mbaco, Davao de Oro bandang gabi noong February 6. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 18 biktima. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Davao de Oro, maabot sa 97 na individual ang nasawi sa insidente. 79 pa lang dito ang identified habang 8 naman ang hindi pa nakikilala. May 10 pang mga parte ng katawan ang hindi pa matukoy hanggat wala pa ang resulta ng DNA testing. February 22 pa, itinigil ng mga otoridad ang search and retrieval operations para sa mga natabunan ng landslide. Samantala, lumikas na sa mga temporary shelter noong Biyernes, March 8, ang 89 na pamilya na naapektuhan ng Masara landslide. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mbaco, ito'y pansamantala lamang dahil naghahanap pa ng lugar na ligtas gawing permanent relocation site. Hataw Balita Ngayon! Simula ngayong araw ng Lunes hanggang bukas, March 12, idineklara ang suspendido muna ang face-to-face classes sa Bacolod City. Inanunsyo ni Bacolod City Mayor Albie Benitez na sa kanyang Facebook page na wala munang physical na klase sa lungsod sa mga nabanggit na araw dahil sa forecast ng Philippine Weather Bureau PAGASA na aabot hanggang 41 degrees Celsius ang init sa syudad. Sakop dito ang nasa elementary at secondary level sa mga pampubliko at pribadong paaralan at universidad. Pinapayuhan ng mga estudyante sa elementary at high school na mag-modular class muna habang nasa desisyon naman ng mga college administrator ang klases sa kolehiyo. Noong Biyernes, March 8, wala ring face-to-face klases sa Bacolod City dahil sa sobrang init ng panahon. Inanunsyo ng Canada at Sweden na muli magpapatuloy nito ang pagbibigay ng pondo para sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA o mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon! Ganda araw sa iyo, Charles. Magkano ang funding na ibibigay ng mga bansang ito, ang Canada at Sweden, sa UNRWA? Yes, Clay, noong Sabado, March 9, inanunsyo na Sweden na magbibigay ito ng $20 million sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, o UNRWA. Ayon kay Johan Forssell, International Development Minister ng Sweden, patuloy na lumalala ang humanitarian situation sa Gaza at malaki umano ang pangangailangan doon. Bukod sa Sweden, kinumpirma rin ng Canada na aalisin nito ang temporary freeze sa UNRWA funding. Kabilang ang Canada sa mga bansang itinigil ang pagbibigay ng pondo para sa UNRWA, noong Enero, bunsod ng alegasyon na ilan sa mga empleyado ng UNRWA ay nag-participate sa abductions at killings sa October 7th raid na nag-trigger sa Gaza War. Sa kasalukuyan, ayon sa datos, hindi bababa sa 30,960 na individual ang namatay
at 72,524 naman ang sugatan sa Gaza nang magsimula ang digmaan. Balik sa iyo, Clyde. O, just matanong ko lang, no? Bukod sa funding, ano pa ang ginagawa ng mga bansa para makatulong sa humanitarian aid efforts sa Gaza? Yes, Klein. Ilan nga sa mga bansa kasama na dito, United States, ay nag-resort na lang sa pag-airdrop ng aid sa Gaza. At ang Biden administration naman ay nag-anunsyo na rin ang kanilang plano na magpatayo ng temporary na pier sa coastline ng Gaza para mas mapadali ang pagpapadala ng aid sa pamamagitan naman ng dagat. Balik sa iyo, Klein. And keep us updated. Salamat Charles Corpus mula sa Ottawa, Canada. Hataw, balita, ngayon! Naitala sa Europe at Canada ang record levels na insidente ng anti-Semitic attacks. Mahigit 2,000 sa mga ito ang nangyari sa United Kingdom ayon sa Community Security Trust. At mula sa Winnipeg, Canada, may humahataw na balita si Miguel Moldes live. Hataw, balita, ngayon! Miguel, ano-anong mga insidente ng anti-Semitic attacks ang naitala diyan sa Europe at Canada? Sherwin, isa rito ay ang hate marches sa London na mayroong anti-Semitism at may mga placard na nagpapakita ng pagsuporta sa Hamas. Ayon sa spokesperson ng Campaign Against Anti-Semitism, pinapayuhan ang Jewish children na itago ang kanilang school blazers dahil umano sa pag-atake na nagaganap sa mga synagogues at kosher shops. Samantala, naitala naman sa Canada ang worst outbreak of anti-Semitism sa kasaysayan ng bansa. May ilang insidente kung saan may gun shooting sa Jewish school sa Montreal at may ilan ding mga nagbabandalay sa bahay ng mga Hudyo at maging sa kanilang mga sinagoga. Tumaas din ng 132% ang hate crime sa Canada at karamihan dito ay targeted ang Jewish community. Balik sa inyo, Sherwin. Yes, Miguel, meron na bang naging aksyon ang mga otoridad para hindi na tumaas pa yung bilang ng mga ganyang insidente, Miguel? Sherwin, dito sa Canada ay nagbukas ang ibang mga police force ng 24/7 command and control center sa mga high-risk areas at dinagdagan na rin nila ang mga police presence at patrol sa mga area na ito. Patuloy rin ang pakikipag-usap nila sa mga faith-based leaders sa mga places of worship, community centers at mga schools para mag-encourage ng mapayapang pagprotesta sa mga lugar na ito. Sherwin? Alright, maraming salamat Miguel Moldes mula sa Winnipeg, Canada kung saan naninirahan ang halos 12,000 na Jewish. Hataw, balita, ngayon! Patuloy sa pagtaas ang kaso ng gun violence sa Estados Unidos, bunsod ng pagdami ng illegal na homemade machine guns. Ito ang umahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw, balita, ngayon! Nakaranas ang maraming komunidad sa Estados Unidos ng iba't ibang kaso ng gun shooting at violence sa mga nakalipas na buwan. At ilan sa mga itinuturong dahilan ay ang pagdami ng illegal na homemade machine guns. Bagamat mahigpit na ipinagbabawal ng batas sa United States ang machine guns, nagagawa naman ng ilang gun owner na baguhin ang semi-automatic na baril upang maging automatic sa pamamagitan lamang ng pagkabit ng pirasong plastic o metal. Kung kaya't nahaharap sa isang malaking problema ang US police officials sa illegal conversion na naging dahilan ng pagtaas ng gun violence at mass shooting incidents sa USA. Ayon kay Steve Dettelbeck, Director of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives o ATF, tumaas ng 570% ang bilang ng conversion devices na nakolekta ng mga pulis mula taong 2017 at 2021, bagay na nakababahala sa ahensya. Dagdag pa nito, mula 2012 hanggang 2016, mayroong 814 conversion devices na ibinigay sa ATF at umabot pa ito sa 5,400 mula 2017 hanggang 2021. Bagamat ang mga device na ito ay itinuturing ng mga illegal na machine gun sa ilalim ng federal law, maraming estado sa US ang walang sariling particular na batas laban sa kanila. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon! Nabigyang katuparan na ang kahilingan ng mga pulis sa Members Church of God International o MCGI na mapailawan ang ilang taon na ang nararanasang dilim sa bahagi ng Camp Boni Serrano ng Masbate Police Provincial Office. Si Jerry Galicia, humahataw live! Hataw, balita, ngayon!
Good morning, Jerry. Gaano na ba katagal na walang mga ilaw dyan sa bahagi ng kampo? Yes, amigo. Simula sa pulga na maitatag itong Camp Colonel Bonnie Serrano dito sa Masbate ay dilim na ang naranasan ng mga kawani ng Masbate Police Provincial Office dahil sa kakapusan ng mga poste ng ilaw dito sa kampo. Pagsapit ng takipsilim, madilim na ang paligid ng Camp Bonnie Serrano na tinutuluyan ng mga kawani ng Masbate Police Provincial Office. May mangilan-ngilan na ilaw sa mga building, subalit hindi ito sapat upang mapaliwanag ang buong perimeter ng kampo. Matagal na itong kinakaharap ng mga pulis sa kampo simula nang matatag ang Colonel Camp Bonnie Serrano. Simula po nung dumating ako dito, as in, malungkot pa talaga dito paggabi kasi kukunti lang ang ilaw. Kung saan po ang may building, doon lang siya may ilaw. And dito po sa pathway na to talagang madilim. So nakakalungkot pag lumabas ka ng ng camp, na pumunta ka dito sa labas ng camp, as in kukunti lang talaga ang ilaw na makikita mo. Ang mga pulis na nagsisilbing security tuwing gabi, nahihirapan sa ginagawang pagbabantay sa lugar dahil madilim ang paligid. Hirap talaga pag madilim ang mahina ang visibility, kasi nagre-rely lang kami dito sa mga ilaw na na naka-install. Pag lalo na kung brownout at walang power, yun talaga hirap. Kaya may mga gamit kami dito, mga flashlights, pang liwanag sa mga dumadaan. Ang provincial director na si Police Colonel Lian Van de Velde nabanggit ang problema at agad inilapit ng minsan dumalaw ang Members Church of God International o MCGI sa kampo. Madilim talaga dito nung paggabi kasi wala talagang ilaw except itong nakikita nyo na ilaw na nandito sa basketball court. Other than that, yung nasa front na lang ng ating kampo, pero pag pumasok ka dito, ang makikitang ilaw na lang ay yung mga ilaw na nasa loob ng building. Hindi ko talaga ma-recognize yung mga nakakasalubong ko paggabi dito. Kung halimbawa naglalakad man, unless na naiilawan sila ng sasakyan, saka ko lang ma-recognize. Ang matagal na kahilingan na maalagad ng batas, agad naman tinugunan na ng MCGI matapos ang sinagawang paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang PNP at UNTV. 23 solar lamp post ang itinayo sa buong Camp Bonnie Serrano katulong ang mga kawani ng pulisya. 3, 2, 1! Ngayon na may ilaw na siya, makikita mo na parang naging lively yung kampo, at saka kumbaga makikita mo na yung mga naka-duty talagang maayos silang nakakapag-duty dahil maliwanag na. Sa mga kapatiran po ng members of Church of God International at ang UNTV, buong puso po ako nagpapasalamat, pati na rin po ang ating mga kapulisan dito sa Masbate PPO. Ngayon, naging maliwanag na ang buong compound ng Masbate PPO. Amigo, kahapon nga ay sinagawa na itong ceremonial lightning na magkasamang sinaksihan ng mga kapatid sa Members Church of God International, gayon din ang mga kawanin ng Masbate Police Provincial Office. At ngayong umaga ay isasagawa nga o gagawin nga itong sabay na gagawin itong flag ceremony ng PNP, gayon din itong turnover ceremony ng 23 solar lamp posts dito sa Camp Bonnie Serrano dito sa Masbate City, amigo. Jerry, ba good news yan, ha? At baka maitanong ng ating mga taga-subaybay, wala bang pondo ang PNP, Jerry? At wala bang nagkusa man lang dyan na local government official nang nakita yung sitwasyon dyan ng PPO na magpailaw, Jerry? Yes, amigo, yun nga yung sinasabi ng mga kawani ng Masbate Police Provincial Office na kapos yung kanilang nakalaang pondo para nga dito sa improvement nitong Camp Bonnie Serrano. At wala din naman sila pwede pang malapitan. At ito lang MCG ang nakita nila para makatugon dito sa mga pangangailangan nga dito sa loob ng Camp Colonel Bonnie Serrano, Masbate City, amigo.
Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw, balita, ngayon! Matagumpay at payapa ang nakapagsagawa ng plebisito sa Marawi City nitong Sabado, March 9, para sa paglikha ng tatlong barangay sa lungsod. Sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 2,265 ang kabuuang registered voters at 93.73% dito ang bumoto o katumbas ng 2,123. Umabot na sa 2,121 ang bumotong pabor o yes, habang dalawa ang bumoto ng no. Ang mga nasabing bagong barangay ay ang Sultan Corobong na mula sa Barangay Dulay proper na may 395 registered voters, Sultan Panoroganan na mula naman sa Barangay Kilala na may 635 voters, at Barangay Angoyaw na mula sa Barangay Patani na may pinakamataas na registered voters na 1,139. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari umanong maglagay ng pansamantalang mamumuno ang Marawi City Government para sa tatlong bagong barangay kung wala pang nakatalaga. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. In the meantime, nasa local government code naman na kapag nagkaroon ng creation, ay maaaring mag-appoint muna ang ating mayor ng kanilang OIC para sa tatlong barangays na yan. Maliba na lang kung may nakalagay doon sa mismong ordinance tungkol sa papaano yung transition. Nagpasalamat ang COMELEC sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kaisa upang maiayos at na maidaos ang nasabing plebisito. Hataw, balita, ngayon! Nasa 15 juvenile crocodiles ang pinakawalaan na makawani ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 2 at sa San Mariano Isabela LGU Katawan ang Mabuwaya Foundation Incorporated o MFI sa lawa ng Barangay Dunoy na nabanggit na, sa nabanggit na bayan. Ayon kay Operations Manager Marites Balbas ng MFI, mahalaga ang pagpapalakas sa papel ng mga reptile upang mapanatili ang ecological balance sa kalikasan. Nagbahagi rin ito na mamahalagang impormasyon sa komunidad patungkol sa pagpapahalaga sa nature. Samantala, sa bagong tuluyang pinakawalan ng mga maliliit na buwaya, binigyan muna ang mga ito ng pangalan na simbolo ng malalim na koneksyon sa pagitan ng komunidad at kalikasan. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin itong northeast monsoon o amihan pa rin nakakaapekto sa northern and central Luzon, habang easterlies ang nakakaapekto particular na sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Itong northeast monsoon ay magdadala pa rin ng mga mahihinang pag-ulan particular na dito sa may silangang bahagi ng Luzon, kasama yung Cagayan Valley, Aurora, Quezon, kasama ang Bicol Region. Sa nalalabing bahagi ating bansa, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog yung mararanasan. Itong hanging amihan naman, inaasahan natin na magpapatuloy pa rin ngayong Linggo at posible next week, third week of March, normally natatapos yung panahon ng amihan. Samantala naman, base sa pinakahuling mga datos, wala pa rin tayong inaasahang bagyo na maaring mabuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at least for this week. So medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo in the next few days. Sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas sa pumalawat ang mga sakyang pandagat. Kahit yung mga maliliit na bangka ay maaaring maglayag sa mga baybayin ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat dahil posibleng maging pagkaroon ng biglaang paglakas ng alon, particular na sa may bahagi ng Luzon kung saan umiiral itong northeast monsoon o hanging amihan. Manatili pong maghanda ang ating mga kababayan, lalo na yung may maliliit na sakyang pandagat. Ang araw natin, sisikat, ganap na 6:06 na umaga at lulubog, ganap na 6:06 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang.
nagkaroon ng emergency situation ang United Airlines sa loob ng isang linggo. Kasunod ito ng nangyaring tatlong emergency landing kamakailan. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Cause live. Hataw Balita Ngayon! Jeffrey, ano ang sinasabing naging dahilan sa nangyaring emergency landing ng United Airlines flight? Noel, diverted ang United Airlines Flight 821 mula San Francisco patungong Mexico City sa Los Angeles International Airport matapos matuklasan ang problema sa hydraulic system ng Airbus 320. Ang 105 pasahero at 5 crew members na sakay ng eroplano ay inilipad naman patungong Mexico City International Airport sa ibang aircraft ayon sa United Airlines. Ayon sa United Airlines at Federal Aviation Administration o FAA, ito na ang ika-apat na emergency situation ng airlines sa loob ng isang linggo. Kabilang sa kinakaharap na problema ng United ang nahulog na gulong ng isang eroplano nito matapos ang take-off, pagpasok ng bubble wrap sa engine ng isa pang eroplano nito na nasunog at pagdulas ng iba pang eroplano sa damuhan ng isang airport after mag-landing. Nilinaw naman ng kumpanya na magkakaiba ang insidente na ito at walang kinalaman sa operational system ng bawat isa. At ang pangunahing priority nito ang kaligtasan ng mga pasahero at customers nito. Iniimbestigahan na ngayon ng United Airlines at FAA ang nasabing insidente patungkol sa hydraulic system ng kanilang eroplano. Balik sa iyo, Noel. Maraming salamat, Jeffrey Cause, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon! Itinaas ang first alert weather day para sa Pittsburgh dulot ng malakas na hangin at ulan. Samantala, maaari namang malagay sa panganib ang North American lizards dahil sa deforestation at climate change. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon! Punsod na malakas na hangin, itinaas ang First Alert Weather Day sa Pittsburgh kung saan inaasahan din ang pagbagsak ng ulan habang ang temperatura ay nasa low to mid 50s Fahrenheit o nasa 10 degrees Celsius. Noong linggo, March 10, may kalat-kalat na pagbagsak ng niebe bago naging maaraw kaninang Lunes na nasa upper 40s o 5 degrees Celsius at inaasahan na sa Martes at Miyerkules ay babalik na ang above normal na temperaturang nasa 60s o 15 degrees Celsius at maaraw. Samantala, ayon sa isang pag-aaral na published sa Nature Climate Change, ang kombinasyon ng deforestation at climate change ay maaaring maglagay sa panganib sa karamihan ng species ng butiki sa North America. Maaari umanong magkaroon ng cascading effect ang pagbaba ng bilang ng mga butiki dahil sila ay mahalagang bahagi ng halos lahat ng ecosystem ayon kay Ophir Levy, Senior Lecturer sa School of Zoology ng Tel Aviv University. Nananawagan ang mga mananaliksik na kailangang solusyunan ang problema at siguraduhing mataas sa porsyento sa mga butiki ang makaka-access sa mga puno. At upang maiwasan ang pagkawala ng mga puno, ay dapat maging proactive sa tree planting, reforestation at conservation programs. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Maghahandog ang Philippine Embassy at mga ahensya nito sa Houston, Texas ng isang webinar hinggil sa non-financial support for families at legal implications nito. Magsasagawa naman ang virtual forum sa Ottawa, Canada tungkol sa systemic racism towards immigrants sa March 21. Itong humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon! What's up, kabayan? Bilang pagdiriwang ng National Women's Month ay magkakaroon ng webinar hinggil sa legal implications ng non-financial support sa pamilya. Tatalakayin dito ang karapatan ng pamilya na naiwan ng OFW na hindi ginagampanan ng obligasyon bilang magulang. Gaganapin ito sa March 16 alas 7 hanggang alas 8.30 ng gabi via Zoom. Sa mga interesado dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/womensmonth2024 o di kayo scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Houston sa facebook.com/phinhouston.
Magsasagawa naman ng Saturday Consular Services ang Philippine Embassy sa Canada sa March 16. Ilan sa mga serbisyo ay pagkakaloob ang consular services gaya ng passport renewal, notarial at legalization of documents at civil registration documents. Sa mga nais magbook ng appointment, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/phincanada o sa appointment.ottawape.org. Inaanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Ottawa, Canada sa isang virtual forum na may temang systemic racism towards immigrants, finding solution in the healthcare sector. Gaganapin ito sa March 21 alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa mga interesado dumalo, mag-register lamang sa QR code na makikita sa official site ng Philippine Center Canada Ottawa sa facebook.com/pccoottawa. Magkakaroon naman ang isa pang forum sa The Netherlands bilang pagunita pa rin sa International Women's Day. May tema itong Empowerment Through Enterprise, Advancing Filipino Entrepreneurs in the Netherlands. Gaganapin ito sa March 22, alas 5 ng hapon sa Kalayaan Hall sa Philippine Embassy. Itatampok dito ang success stories ng mga Filipino entrepreneurs sa The Netherlands. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa The Netherlands sa facebook.com/PH in the Netherlands. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Oh, ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Magandang umaga po, Nay, sa aking pamilya dyan, sa may Kawayan, Bulacan. Aking Tito Rene, Jello, Tito Randy, at ang aking mga kamag-anak po sa San Pablo City, Laguna. Ang mga kapatid dyan, hello, kamusta kayo? Namay nasa mabuti kayong kalagayan. At ingatan nawa at samahan tayong palagi. Salamat sa Diyos! At sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po kay Brad Bobby de los Santos. At ganun din, shout out po sa lahat ng officers at group servants ng MCGI Concepcion Marikina City Chapter. At yung mga suki natin, ha, sina Christian Clark Uy, si Mark Shermin Aria, si Elena Yang, Karen Roa, at si Herman Kabigaw. Ayan. Sa inyo naman, Noel at Klein. Ayun. At ako naman, makiki-shoutout din ako, no, kay Nanay Nieves Yaya. Lagi rin nanonood sa atin. Kay Nanay Rosario Almasan. Kay Nanay Fe Orendain. Ganon din kay Ferdy and Evelyn Astadan. Kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco dito sa Edmonton. Kay Madel and Abong Garcia. Kay Bebot and Hernan Galicia. Kay Aileen and Jess Torres. Kay Grazil Lumabong. Sa aking mahal na asawang si Erwina, kay Juan at Joanne, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV. John Klein. Binabati natin ang Cubaco family at Sinca family dyan sa Anaheim, California. Pati na rin sa Romero family at Concepcion family. Happy watching. At binabati din natin ang mga nakasanaman natin kahapon sa naganap na pagsulong commencement exercise. Congratulations so sa ating mga graduates. Ayan, amigo. Binabati ko na rin ang aking may bahay na iniwang ko kanina, si Glenda at si Christian Lopez na papunta ngayon ng Apalit. At syempre si Mami Beth at Brad Dan Razon. At ganun din sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 11 na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasangbahay, kung may mga istorya na at nais po kayong balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media accounts. Magtugo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 13. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa Kanya. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 11 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, March 11, 2024. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ako naman si Klein Sinca mula dito sa West Covina, California, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.